South Korea, tutulungan ang Pilipinas na palaguin ang ekonomiya kagaya ng offer nilang pag-rehabilitate ng Bataan Nuclear Power Plant sa halagang $1.1 billion for free. Tama po mga kapatid, $1.1 billion na libreng napakalaking pera na itutulong ng South Korea. Tinanggap ba ni President Bongbong Marcos ito o pinaasa lang tayo? So bago natin simulan, shoutout muna tayo kay Leia Feliciano. Kung gusto mo rin magpa-shoutout, just comment lang at isa-shoutout ka sa next video. Para sa kalaman natin, noong Administrasyong Cory Aquino, pinatigil niya ang pag-ooperate ng Bataan Nuclear Power Plant sa kadahilan ng maaalala daw ng mga tao si Marcos kapag ang nuclear power plant ay nagamit ng taong bayan. Kaya hindi ito pinagpatuloy ni Cory Aquino. Diyan natin makikita ang isang presidente na kung tunay ba na may malasakit sa Pilipino upang sariling interes lamang. Dahil gusto nilang sirain ang plano na magpatalsik si Marcos, isinantabi nila ang mabuting kalalabasan nito. Hindi bali na magbahal ang babayaring kuryente. Hindi bali nang mawala ang mga investor sa ating bansa. Hindi bali nang mawala ng maraming trabaho ang Pilipino basta makuha lang nila na mapatalsik ang pamilyang Marcos. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ang taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip niya? Ayan ay paghihiganti. Huwag na idamay sa buhay ng Pilipino. Ingat eh, balang nga makikita ninyo 20 years from now, backstop na ang Pilipinas. Isa sa kaalyado na pinagkakatiwalaan ng Pilipinas ay ang bansang South Korea. Ang history noong 1950 to 1995. Ito ang taon na may gera na nagaganap sa South Korea dahil sa gera na hatid ng North Korea upang sakupin ang bansang South Korea. Fast forward, pinulungan ng Pilipinas ang South Korea at nagpadala ito ng 7,420 soldiers at sila ay nagtagumpay. Kaya ganun na lamang ang pagbibigay ng utang na loob ng South Korea sa ating bansa. At bilang ganti sa ngayon na napapanahon na naging president na si Bongbong Marcos, inalok ng South Korea na i-rehabilitate ang Bataan Nuclear Power Plant at ito naman ay tinanggap ni President Bongbong Marcos. Kung relasyon lang ang pag-uusapan, South Korea at Pilipinas lang ang matatag. I guess, hanggang dito na muna tayo kung gusto mo ang mga ganitong usapin. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating usapin.